Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Una sa lahat, isang magandang tanghali muna sa inyo, Popoy at Asmin. Isa ako sa mga avid listeners na walang sawang nakikinig sa inyo. Kahit nasa pasada man ako o naghihintay ng pasahero, nasa MOR pa rin talaga ang radyo ko. At halos araw-araw akong nakikinig. Nainganyo na rin akong magpadala rin ng sulat at nagbabakasakali na mapili rin din nyo ang kwento ko. Ordinaryo man ang love story na ibabahagi ko, pero ito naman ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Popoy at Asmin, ako nga pala si Miguel, 27 years old at nagtatrabaho bilang isang tricycle driver. Simple lang akong lalaki, hindi mayaman pero hindi rin naman naghihirap. Yung bang tama lang? Sa edad kong ito, wala pa akong nagiging asawa at mas lalong wala pa rin akong anak. Paano naman kasi nakalaan na sa ibang babae ang puso ko? Sa isang babaeng kahit kailan ay hindi magiging akin. At siya ay si Grace. Isang kasambahay. Nakilala ko lang siya dahil kainuman namin ng boyfriend niyang si Wendell na isang construction worker naman. Nakikita ko si Grace kapag ka napapadaan ako sa bahay na pinagtatrabahuhan niya. Kaya minsan kapag may pasahero ako ay inihiling ko na sana sa loob ng subdivision magpapahatid para makakadaan ako kina Grace. Popoy at Asmin, sa mga ganoong simpleng galawan ay naging magkaibigan na kami. Nakilala ko ang buong pagkatao ni Grace at hindi ko naiwasan ang mapamahal na nga sa kanya. Tumal ang mga pasahero ngayon. Ay, mamalit lang kikitain ko ngayong araw. Hirap talaga ng buhay. Teka, si Grace, ang nagawa nun sa labas? Hi, Grace! Kumusta? Ba't ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Wala lang to, Miguel. Ayos lang ako. Anong ayos ka lang? Tignan mo nga yung mata mo. Namumugto na sa kakaiyak. Ano ba kasing nangyari? Ba't nandito ka sa labas kasama ng mga bag mo? Pinalayas ka ba ng amo mo? Oo eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala naman akong ibang kamag-anak dito sa Maynila. Tama na, huwag ka na umiyak. Sumama ka na lang sa akin. Sa bahay ka muna makituloy hanggat hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Huwag na, Miguel. Nakakahiya naman sa'yo, tsaka magiging pabigat lang ako niyan. Ay, nako. Huwag ka nang tumanggi, Grace. Hindi rin naman ako mapapakali kung iiwan kita dito habang hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Lika na! Sama ka na sa akin! Hindi na talaga. Doon na lang muna ako siguro kina Ivy. Yun. Kina Ivy? Mm. Sus, ano ka ba naman? Kung mataray na yung amo mo, mas mataray yung amo nun. Hindi ka papayagan na makituloy nun sa kanila. Sige na, sumama ka na sa akin! Pero kasi, nakakaya naman talaga eh. Sus, huwag ka nang mahiya. Wala ka rin naman pupuntahan ngayon, di ba? Saka mapagkakatiwalaan mo naman ako eh. Magkaibigan tayo, di ba? Sige na! Sigurado kang ayos lang? Oo naman. Ako lang naman nakatira doon sa tinutuluyan ko eh. Sige na, tumayo ka na dyan! Sakay ka na doon sa tricycle ko. Ako na magbubuhat itong mga gamit mo. Maraming salamat, Miguel. Sus, wala yun. Maliit na bagay. Ayos na yung higaan. Wala na mga daga at ipis. Pinalitan ko na yung kubrekama saka yung higaan mo. Eh, bago rin yung kumot, saka pundan ng unan. Pwede ka na magpahinga. Sandali. Kung doon ako matutulog sa kama, saan ka naman? Eh, di dito sa sahig. Ayun, oh. Lawak ng pwesto ko ron, oh. Pwede akong magpagulong-gulong. Nako, dito na lang ako sa sahig. Ayos lang naman ako dito, eh. Ikaw ang may-ari nitong lugar, tapos sa sala ka lang matutulog. Sige na, dito na lang ako. Tingin mo naman, papayag ako. Siyempre, hindi. Mas magiging komportable ka sa kama. Huwag ka na tumanggi, ha?
Sayang yung ginawa kong pag-ayos dun kung di mo rin tutulugan. Sige na nga. Pero salamat, Miguel, ha. Wow, nakakailang pasalamat ka na sa akin, ha. Saka nakakailang sagot na rin ako ng ayos lang. Oo nga pala. Hindi mo pa pala nakukwento kung anong nangyari sa'yo. Ba't ka pala pinaalis nung amo mo? Basta. Bakit nga? Huwag ka na mahiya magsabi sa akin. Ayos lang yun. Sige na, sabihin mo na. Medyo nagtataka lang ako kasi sipag-sipag mo naman. Magaling ka sa trabaho mo. Tapos malalaman kong bigla ka pinaalis. Sige na nga. Sasabihin ko na, total naman. Ang laki nang naitulong mo sa akin eh. Ayun, nalaman ng amo ko na nabuntis ako. Teka! What? Buntis ka? Kailan pa? Nitong linggo ko lang nalaman eh. Dalawang buwan na kasi akong hindi dinadatnan. Akala ko nga, delayed lang ako ng sobra eh. O di kaya may problema na sa akin. Kaso, parang parati akong pagod. Kaya ayun, pagkasweldo ko, bumili ako ng pregnancy test. Tinulungan pa nga ako ni Ivy eh. Doon ko nalaman na buntis ako. Ayun, nagpa-check up ako agad. 3 buwan na pala akong buntis. O eh, anong sabi ni Wendell? Ayun, hindi pa niya daw kayang maging isang ama. Hindi raw niya ako kayang panindigan. Tapos, nung napansin ng amo ko yung mga pagbabago sa akin, tinanong niya ako kung buntis ba raw ako. Naisip ko kasi na baka maintindihan ako ng amo ko kapag nagsabi ako ng totoo eh. Pero hindi pala. Kaya ayun, pinalayas niya ako. Ay, ba't naman ganun ang ginawa ni Wendell? Anak niyo yan, di ba? Siya ang tatay nang dinadala mo tapos tatalikuran ka lang niya ng ganun? Ay, sabi pa nga niya sa akin, baka naman daw hindi siya yung ama nang dinadala ko. Eh, alam naman niya, siya lang naman yung naging boyfriend ko, kaya paano naman mangyayari yun, di ba? Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko, Miguel. Alam mo, litong-lito na talaga ako. Bakit kaya hindi ka nalang umuwi sa inyo? Ayoko. Magagalit sa akin yung tatay ko. Baka itakwil pa ako nun. Nandito ako para magtrabaho, hindi para magpabuntis. Tapos wala pa akong maipapakilalang asawa. Mas lalo silang magagalit sa akin yan. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin, natatakot na ako. Ayoko na talaga. Sige na, tama na. Huwag ka na umiyak. Ganito na lang, ha? Dito ka na muna sa akin hanggang kailan mo gusto. Nakakahiya naman sa'yo. Gusto kitang tulungan, Grace. At kung sa ganung bagay ako makakatulong sa'yo, sige, gagawin ko. Eh, huwag ka lang maging malungkot ng ganyan. Basta ako muna bahala sa'yo ngayon. Popoy at Asmin, tinotoo ko ang sinabi ko kay Grace na ako na ang bahala sa kanya. Hinayaan ko siyang makitira sa tinutuluyan ko. Ni piso ay hindi ko siya pinagbabayad. Sinabi ko sa sarili ko na baka pwedeng sa pamamagitan nito ay maiparamdam ko kay Grace ang pagmamahal ko. Yung maisip niya na hindi siya nag-iisa dahil kasama at karamay niya ako. Ayan, tapos na ako maghain ng agahan. Grace! Halika na rito, kakain na tayo ng agahan. Pasensya na. Naku, tinanghali ako ng gising. Ikaw tuloy yung nagluto ngayon. Sus, wala yun, no? Ay, oo nga pala. Ayos lang ba sa'yo kung pritong galunggong ang ulam natin ngayon? Di ba kapag buntis, medyo maselan daw sa pagkain? Ayos lang yan. Yung ibang buntis, oo. Pero sa akin, wala namang problema eh. Paborito ko nga yan eh. Okay ka lang ba? Bakit parang masama pakiramdam mo? Teka, nilalagnat ka ba? Eh, hindi naman. Ano lang, pakiramdam ko, pagod ako, pero hindi naman. Normal lang talaga siguro to sa isang tulad ko na nagbubuntis. Basta sabihin mo lang sa akin kung hindi maganda pakiramdam mo, ha? May malapit na klinik dito. Dadaling kita kaagad dun. Sige. Tara, kumain na lang tayo. Baka nagugutom lang ako. Tara, nagugutom na rin ako eh. Oo nga pala, may tanong ko lang. May pinaglilihan ka na ba ngayon? Tulad ng santol na walang buto, o di kaya kalamansi na hindi maasim? No?
Anong santol na walang buto ka dyan? Imposible naman yun. Tsaka walang kalamansin na hindi maasim, no? Eh di ba, medyo kakaiba ang mga gusto ng buntis. Kung minsan pa nga, wala rito sa mundo ang hinahanap nila. Kaya ikaw, anong gusto mo? Parang gusto ko ng lansones. Ah, lansones. Toko, maraming tinda ng ganun si Aling Taring. Bibilang kita mamaya pag uwi ko. Ha? Naku, wag na Miguel. Ako na lang. Ako tong nasa labas eh. Ayos lang yun. Basta, mamaya bibilang kita. O ano pang gusto mo? Yun lang naman. Wala naman kasi ako masyadong hinahanap ng pagkain ngayon eh. Ah. O basta pag may kailangan ka, may gusto ka, sabihin mo sa akin ha. O kahit anong mga kailangan mo, akong bahala. Nandito na ako! Wow! Ang linis ng bahay ah. Oh, nandiyan ka na pala. Ang aga mo yata nakauwi ngayon ah. Mahina kasi kita eh. Kaya umuwi na lang ako. Teka, naglinis ka? Oo. Wala kasi akong magawa dito kaya naglinis na lang ako. Ay, ano ka ba naman, Grace? Hindi ka pwedeng mapagod, di ba? Baka mamaya, mapano ka nang wala sa oras niyan. Ito naman. Ginagawa mo akong may sakit eh. Mas maganda na rin tong nagpapawis ako at kumikilos. Tsaka wala rin naman akong pera para lumabas eh. Kaya heto, naglinis na lang ako. Ayos ba? Ayos na ayos. Akala ko nga, ibang bahay. Ah, teka nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Ano yun? Ito na yung lansones na gustong gusto mo. Uy, lansones! Para sa akin ba talaga to? Oo! Sinabi ko nga kay Aling Taring na para sa buntis yan eh. Kaya ayan, dinagdagan niya. O, di ba? Kain ka na! Salamat ah. Naku, ang tagal ko nang hindi nakakatikim nito eh. Ang sarap! Ang tamis naman! Tsaka ang laki ng mga tinda niya. Teka, magkano ba to? Babayaran ko pag may pera na ako. Sus, di na kailangan. Pa-thank you ko na yan kasi naglinis ka rito sa bahay. Pero susunod ah, hihintayin mo muna ako para may makatulong ka. Ayokong masyado ka nagpapagod dito. Ikaw talaga oh, ayos lang naman yon. Tsaka, ang dami mo na kaya nagawa para sa akin. Tingnan mo nga oh, pinatira mo ako sa tinutuluyan mo ng libre. Pati yung pagkain, libre na. Kahit nga itong pinaglilihan ko, ikaw na rin yung pumili. Kaya maraming salamat, Miguel ah. Alam mo kung wala ka, baka hanggang ngayon, wala pa rin ako sa sarili ko. Sus, wala yun. Nandito lang naman ako parati para sa'yo. Bilang isang kaibigan. Alam mo ngayon pa lang, nakikita ko ng maswerte yung babaeng mamahalin mo. Talaga? Sa tingin mo? Oo. Iba ka kasi mag-alaga eh. Tingnan mo nga. Kaibigin mo lang ako pero ganito mo na ako asikasuhin. Eh paano na lang kaya kapag ka nagka-girlfriend ka na? Sana lang napapansin din niya kung anong napapansin mo sa akin. Teka, ibig mong sabihin, meron ka na nagugustuhan na babae? Teka, sino? Saan mo siya nakilala? Bakit hindi mo pinapakilala sa akin? Dami mo naman tanong. Kumain ka na nga lang dyan. Popoy at Asmin, kahit na magkasama kami sa isang bahay, ay malaki pa rin ang respeto ko kay Grace bilang isang babae. Kahit na alam kong pagkakataon ko na ngayon para maging akin siya, ay hindi ko pa rin ginawa. Nanatili pa rin akong isang tapat na kaibigan na handang tumulong at mag-alaga sa kanya. Grabe ang init. Oo nga. Parang katabi lang natin yung araw. Wala pa masyadong pasero. Ay nako, kailangan ko pa namang kumita ng malaking yun. Mayroon na naman ang kuryente. Ay nga pala. Iba sa'yo nakatira si Grace? Yung dating girlfriend ni Wendell? Oo, mga dalawang buwan na siyang nasa akin. Dalawang buwan? Hindi ibig sabihin kayo na? Ha? Anong kami na? Sus, huwag ka na magkunwari dyan. Huwag mo sabihin wala ka pa rin ginagawa. Pare naman, nasa poder mo na yung babae, oh. Diba, matagal ka nang may gusto kay Grace? Shhh, Doming, di ako tulad ng ibang lalaki dyan na bantay sa lakay. May respeto ko kay Grace, no? Ang pinupunto ko lang dito, tatlong buwan na rin naman silang wala ni Wendell, eh. Matagal ka na rin namang may gusto kay Grace. Magkasama kayo araw-araw. Uy, bakit hindi mo na kunin yung pagkakataon na umamin? Dahil hindi pa nga ito ang tamang oras. Saka, kaibigan lang ang tingin sa akin ni Grace. Sus! Doon naman talaga nagsisimula ang lahat eh, sa pagkakaibigan. Shhh, ewan ko sa'yo. Kung ano nung pinagsasabi mo dyan? Sika, ayaw mo makinig sa akin ha. Tignan ko lang kung hindi ka magsisi sa bandang huli kapag yung si Grace at Wendell ay nagbalikan. Parang malabo na yata ang mangyari yan. Nasaktan ng sobra ni Wendell si Grace eh. Kaya, alam ko hindi na siya babalikan ni Grace. Talaga? Sa tingin mo ganun mangyayari? Ewan ko. Basta bahala na.
Ayos ka lang ba, Grace? Masama ba ulit ang pakiramdam mo? Kanina ka patahimik eh. Aha. Oo. Ayos lang ako. Bukas pala, hindi ako magpapasada ng tricycle. Linggo kasi. Gusto mong lumabas pagkatapos natin magsimba? Para naman hindi ka parating nandito sa loob ng bahay. Ayos lang naman. Walang problema. Ayos ka lang ba talaga? Ano ba problema? Wala nga. Gusto ko lang manahimik ngayon. Sige, ikaw bahala. Oh, tapos ka na bang kumain? Ako na maghuhugas. Hindi, ako na lang. Ikaw na nga nagluto eh. Para naman makapagpahinga ka na. Sige, ikaw ang bahala. Oh, doon lang ako sa kwarto. Teka, anong nangyari dyan sa siko mo? Bakit ang haba ng gasgas? Ah, ito. Wala lang to. Nasagi lang ako sa may pader. Sakit nga eh. Nasagi? Ba't ang haba naman yata niyan? Eh, hindi ko alam. Sige na, matutulog na ako. Sandali lang, Grace. Ano ba kasi talagang nangyari sa'yo? Ba't may mga gasgas ka sa siko mo? Hindi naman magaspang ang dingding dito sa bahay namin, ha? San talaga galing yan? Pinuntahan ko si Wendell kanina habang wala ka. Ano? Bakit? Gusto ko lang kasi siyang makausap. Ba kasi pwedeng maayos pa yung relasyon namin. Kaso, ayun, pinagtabuyan lang niya ako. Natulak niya ako kaya nagkaroon ako ng gasgas dito sa siko ko. Ano? Tinulak niya? Ano? Hindi pa talaga siya marunong mag-isip? Paano kung may mangyari sa iyong masama? Hindi naman niya sinasadya yun eh. Nainis lang siya sa akin kasi ang kulit ko. Pinipilit kong magkabalikan kaming dalawa kahit ayaw na niya. Kaya siguro ayun, nagalit siya at naitulak niya ako. Pero ayos lang naman ako, Miguel. Gasgas lang to. Ayos lang ako. Bakit ba kasi pinuntahan mo pa yung lalaking yun? Alam mo namang iniwang ka niya. Pilit mo pa rin pinagsisiksikan niya sarili mo sa kanya. Nagmumukha ka lang desperada. Pasensya ka na sa mga nasabi ko, ha? Hindi. Ayos lang. Totoo naman yun eh. Nagmukha talaga akong desperada kanina. Pero ginawa ko yun dahil gusto kong lumaki ang anak ko na may kinikilalang ama. Ayokong matulad siya sa ibang bata na lumalaki hindi buo yung pamilya. Grace, aanhin mo ang isang buong pamilya kung nahihirapan ka naman. Kung alam mo na sa una palang pilit lang ang lahat. Bakit ba kasi hindi mo nalang bitawan yung Wendell na yan? Mabubuhay ka naman nang wala siya, diba? Paano ang anak ko? Nandito naman ako eh. Ako ang bahala sa kanya. Eh paano kung may mahanap kang babae na papakasalan mo? Alam nga namang kami pa yung unahin mo, diba? Ayoko mangyari yun, Miguel. Hindi habang buhay nandito ako sa poder mo. At mas lalong hindi habang buhay nandyan ka para sa akin. Para sa anak ko. Kaya pasensya na kung desperada nga talaga ako. Pero ginawa ko lang yun dahil kailangan ng anak ko ng isang buong pamilya. Popoy at Asmin, dahil sa ginagawang pambabaliwala ni Wendell kay Grace, ay mas lalo akong napapaisip na umamin na lang sa kanya. Para malaman niya na may lalaki pang kayang magmahal at tumanggap sa kanya ng buong buo. Pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko dahil alam kong hindi pa ito ang tamang panahon para doon. Ayoko kasing maisip ni Grace na kaya ko lang siya minamahal ay dahil naawa ko sa kanya. Kaya lang, habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang pagmamahal ko kay Grace. Na dumarating ako sa puntong gusto ko na lang siyang angkinin. Gusto ko siyang ilayo kay Wendell at iparanas sa kanyang pagmamahal na kailanman ay di pa niya nararanasan. Hashtag Dear MOR, bantay sa lakay. Dear MOR. Popoy at Asmin, mas lalo kong inalagaan si Grace habang palaki na ng palaki ang tiyan niya sa pagbubuntis. Dahil sa wala naman siyang trabaho, ay ako ang gumagastos sa lahat ng mga pangangailangan niya. Mula sa kuryente, pagkain hanggang sa mga kailangan niya sa kanyang pagbubuntis. Nang dahil sa kanya kasi ay mas lalo akong nagpursige sa pagtatrabaho. Hindi ko yun ginagawa dahil gusto ko nang may kapalit. Inaalagaan ko si Grace dahil mahal ko siya. Dahil ang gusto ko sa pamamagitan ng mga ginagawa ko ay maintindihan niya na may isang taong pwede pang magmahal sa kanya
ng totoo. Ay, magugustuhan kaya ni Grace tong dalako? Pero sabi niya kanina umaga, naghahanap daw siya ng mangkang hilaw na may bagoong. Bahala na nga. Nandito na ako! Tahimik ng bahay ah. Grace? Masan kaya yun? Ah, baka nasa kwarto lang. Magpapahinga. Grace! Nagpapahinga ka ba? Masama na naman ba pakiramdam mo? Ano yung ginagawa mo? Uy, ba't ka nag-iimpake? Mabuti naman at naka-uwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Anong nangyayari dito? Saan ka pupunta? Nagkausap kami ni Wendell kaninang tanghali. Pumunta siya dito. Ano? Bakit? Inayos na namin ang dapat ayusin. Pasensya na kung hindi ko tinext sa'yo na nandito si Wendell. Ayaw ko kasing istorbo yun ka sa trabaho mo eh. Teka. Ano bang pinag-usapan yung dalawa? Babalik na ako kay Wendell, Miguel. Ano sinabi mo? Babalik ka sa kanya? Bakit? Dahil yun ang dapat. May anak kaming dalawa. Kaya kung ano man yung dapat naming ayusin, mas maganda kung ngayon na namin gagawin yun. Ibig mong sabihin, babalikan mo lang siya para sa anak mo? Akala ko ba naintindihan mo na yung mga sinabi ko noon? Na hindi kailangan ng anak mo ng isang kumpletong pamilya kung meron siyang tatay na katulad ng Wendell na yun. Pero mahal ko pa rin kasi siya. Hindi naman basta-basta mawawala yun eh. Kaya pumayag ako makipagbalikan sa kanya dahil nangako siya magbabago na siya. Na mas bibigyan niya na ako ng importansya ngayon. At naniwala ka naman! Ilang beses ka ba dapat masaktan at maloko ng lalaki niyo para matauhan ka? Teka nga! Ba't ka ba nagagalit? Ayaw mo ba noon? Mawawala na ako sa poder mo? Wala ka ng responsibilidad ngayon? Makakaluwag-luwag ka na! Hindi naman ako nagre-reklamo ha! Ako pa nga ang pumilit sa'yo na dito ka muna sa akin, di ba? Grace, hindi mo kailangan si Wendell. Sasaktan ka lang niya. Nangako na siya sa akin. Ang sabi niya, natauhan na raw siya ngayon. At hindi na niya uulitin yung ginawa niyang pag-iwan sa akin noon. Ah, talaga? Ngayon pa kung kailan nakita niyang maayos na lahat? Kasi nalito siya. Nagulat. Kaya nasabi niyang hindi pa niya ako kayang panindigan. Ano ba naman, Miguel? Intindihin mo naman ang gusto ko. Kasi kahit anong sabihin mo, hindi kita maintindihan eh. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang bumalik sa kanya. Eh ayos ka naman sa poder ko, di ba? Naaalagaan naman kita. Mas marami pa nga ako nagawa para sa'yo kaysa kay Wendell, di ba? At nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Ni hindi ko nga alam kung paano ako makakabawi sa'yo eh. Gusto mong makabawi? Pwes wag mo nang balikan yung lalaking yun. Teka nga, ano ba talagang problema mo, Miguel? Ba't mo ba ako pinipigilan sa gusto kong gawin sa buhay ko? Kaibigan kita, di ba? Kaya nga! Kaibigan kita kaya ganito ako kung protektahan ka. At sinasabi ko sa'yo na magsisisi ka lang kapag ginawa mo yan. Paano ko naman malalaman kung hindi ko susubukan ulit? Paano ko makakasiguro na nagbago na nga si Wendell kung hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon? Buhay ko to, Miguel. Sa tingin ko, wala ka ng karapatan na diktahan ako sa mga gagawin ko. Oo, malaki yung tulong na naibigay mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, parati na lang akong susunod sa'yo. Sige. Gusto mong umalis? Gusto mong bumalik sa kanya? Bahala ka. Gawin mong gusto mong gawin. Miguel naman eh. Hindi, Grace. Ayos lang. Tama ka naman talaga eh. Sino lang ba ako sa buhay mo para pakinggan mo ko? Mahal mo si Wendell. At gusto mong balikan siya. Sige, gawin mo yan. Basta ako, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Intindihin mo naman ako. Alam ko na alam mo na ito yung dapat kong gawin. Diyan ka nagkakamali, Grace. Papasok ka na naman kasi sa isang sitwasyon na sobra kang mahihirapan. Nakalabas ka na dun. Tapos babalik ka ulit. Pero sabi mo nga kanina, alam mong ginagawa mo. Kaya bahala ka na. Gawin mong gusto mong gawin. Popoy at Asmin, sumama ang loob ko kay Grace. Hindi ko kasi alam kung bakit ginusto pa rin niyang bumalik kay Wendell na wala namang ibang ginawa kundi ang saktan lamang siya. Pero sa bandang huli, at dahil sa mahal na mahal ko si Grace, ay nirespeto ko ang desisyon niyang umalis.
Hindi ito ko mas naintindihan na wala na talaga akong pag-asa pa sa puso niya. Lumipas ang ilang linggo ay wala akong naging balita kay Grace. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa trabaho ko, sa pagtatricycle. Kaya lang po, Papaya Tasmin, hindi ko pa rin siya magawang makalimutan. Gustong gusto ko siyang makita at makausap kahit sandali lang. Gusto ko lang malaman kung okay lang ba siya o kung masaya na ba talaga siya. At dahil doon ay nagpatulong ako sa kaibigan kong si Doming na kuhanin ang address ni na Wendell para magbakasakaling makausap ko naman si Grace. Pare, may good news ako sa'yo. Oh, ano yun? Nakuha ko na yung address kung saan nakatira ngayon si na Wendell at saka si Grace. Talaga? Oh. Saan? Sinulat mo ba? Baka naman tinandaan mo lang. Hinay-hinay lang. Napaghahalataan ka eh. Siyempre sinulat ko ito. Oh. Eh, nakainuman ko kasi yung isa sa mga tropa ni Wendell. Pasimple ako nagtanong. Eh, ang sabi ko, may utang kasi sa akin si Wendell kaya hinahanap ko. Sira ka talaga. Baka mamaya bigla ka nalang suguri ni Wendell. Oh, sus, di ano. O basta yan ha. Nagawa ko na yung inutos mo. Salamat pare. Salamat. May bayad yan. Kahit soft drinks man lang, init-init. Oo na. Sige na, sige na. Sige. Pero sandali, sigurado ka pa talaga na tama tong address na binigay sa'yo? Baka naman mali ito, ha? Gumamali ko. Hindi naman kami close ng Wendell na yun eh. Kung mali, di mali. Basta yan binigay sa'kin. Sige na nga. Sana makausap ko si Grace. Oy, narinig ko yun ha. Sige, manunukso ka pa ha. Tsaka naman magaling. Ito naman. Una nga ito nagbigay ng daan para makausap mo si Grace eh. O basta, magpainom ka sa kasal niyong dalawa, ha? Anong kasal? Gusto ko lang makausap si Grace. Eh, ikaw kasi. Sinabi ko na sa'yo na dapat pinormahan mo na si Grace para hindi na makawala pa. Nuna-una mo pa yung... Nirerespeto ko siya, magkaibigan lang kami. Sus! Sa'yo na, pinakawalan mo pa. Ano, nagsisisi ka, ano? Wala akong pinagsisisihan. Ayokong pilitin si Grace sa isang bagay na ayaw naman niya. Paano mo naman nalaman na ayaw niya? Hindi ka naman nagtanong. Alam mo, napaka-pakailamero mo, no? O ito, 20. O, mag-soft drinks ka na lang doon. Alis. Ku, grabe, nagsasabi lang naman ako na totoo eh. Ito yung siguro yan. Ito lang naman yung may green na gate dito eh. Sana si Grace ang makausap ko. Tao po! Tao po! Tao po! Mukhang wala yatang tao ah. Miguel, anong ginagawa mo dito? Magandang hapon, Wendell. Si Grace, nandiyan ba? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Ano? Kakausapin ko lang sana. Tungkol saan? Makangamusta lang. Nandiyan ba siya? Wala. Wala siya rito. Malis ka na. Gusto ko lang makuusap kahit sandali si Grace. Baka naman pwede yun. Kakausapin ko lang naman eh. Sinabi na wala siya rito, di ba? Saka paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Nagtanong-tanong ka. Ano, Miguel? Ganun ka na ba kadesperado na makuha si Grace? Ha? Ano ibig mo sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko naman na matagal ka na may gusto kay Grace eh. At sobrang natuwa ka nung naghiwalay kaming dalawa. Sa bahay mo pa nga pinatira, di ba? Tinulungan ko lang siya nung panahong pinabayaan mo. Ha, talaga? Tulong lang ba talaga yung ginawa mo? O baka naman nagpa-pogi points ka lang kay Grace? Kung ano pa mang taktika yung ginawa mo para makuha mo siya, pasensya ka na. Pero sa bandang huli, talo ka pa rin. Sa akin pa rin bumalik si Grace. At yan naman ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya. Wala ka nang dapat pakialam dun, di ba? Sino ka lang ba sa buhay niya? Kaibigan? Isang kaibigan na nagmamalasakit. Isang kaibigan na mas maraming naitulong sa kanya. At ngayon, pinagmamalaki mo na yon. Oo, kasi ako, pumayag akong saluhin yung responsibilidad na dapat ikaw ang gumagawa. Ito ang tatandaan mo, Wendell. Kapag sinaktan mo ulit si Grace, sinasabi ko sa'yo, sasaluhin ko ulit siya. At kahit anong mangyari, hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Kaya magpakatino ka na. Popoy at Asmin, hinayaan ko na lang si Wendell at Grace at piniling manahimik na sa isang tabi. Alam ko naman kasi na kung ipaglalaban ko ang pagmamahal ko, ay hindi naman ako ang pipiliin ni Grace. At isa pa, ayoko ng gulo. Ayoko siyang mahirapan ng dahil sa akin. Kaya ngayon, pinilit ko na lang siyang kalimutan. Pero ganun siguro talaga kapag mahal mo ang isang tao. Para bang ang hirap makalimot. Hindi ko pa rin maiwasan na sana ay dumating ang isang araw na magkita kami ulit ni Grace.
na sana ay magawa niya akong mahalin. Kahit hindi niya kasing lalim ng pagmamahal ko para sa kanya. Okay lang. Ang mahalaga sa akin ay ang makasama ko siya araw-araw. Yun na lang po sa may karinderya, kuya. Ito pong bayad, oh. Salamat. Miss, kayo yung may-ari nitong karinderya? Ah, opo. Kakain po ba kayo? Masarap po yung ulam namin dyan. Talaga? Ano ang pinakamabenta na ulam niyo? Ano, dinuguan po, tsaka nilagang baka. Pili na lang po kayo kung saan kayo upo, ah. Marami pong bakante. Sige, salamat. Ay, makakakain na rin sa wakas. Hindi pa ako nagugutom. Ano kayong ulamin ko? Dinuguan na lang siguro? Miss, isang order ng dinuguan at dalawang kanin. Tapos, pabili na rin ng soft drinks. Yung malamig, ah. Ito, bayad. Ah, sige po. Teka, ah. Ito po ang sukli, oh. Hatid ko na lang po sa pwesto nyo, ah. Sige, salamat. Ay, makapagod ba masada? Sana dumami ang pasahero ko ngayon para malaki-laki naman ang kitain ko. Miguel? Grace? Anong ginagawa mo dito? Kakain din sana. Kadarating ko lang halos tapos saktong nakita kitang pumwesto dito. May kasama ka ba? Wala. Dito. Puka dito. Ah, salamat. Ikaw lang din ba mag-isa? Mukhang dala mo yata lahat ng gamit mo, ha? Saan pupunta? Ah, yun na nga ang problema, eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ha? Ano ba nangyari? Nasa si Wendell. Ba't di mo siya kasama? Wala na kami. Ano? Bakit? Pwede bang huwag na muna natin pag-usapan yun? Mas lalo lang kasi bumibigat yung loob ko, eh. Sige, ikaw bahala. Alam mo, gustong-gusto kitang tawagan, eh. Kaso nahihiya naman ako. Baka kasi makaistorbo lang ako sa'yo. Ano ka ba? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ka dapat mahiya sa akin? Ano bang may tutulong ko sa'yo ngayon? Kakapalan ko na yung mukha ko, Miguel, ah. Sige lang. Baka pwedeng makituloy ulit ako sa'yo. Hanggang sa magkaroon lang ako ng lakas ng loob para umuwi sa probinsya. Mga ilang araw lang naman. Wala na kasing tatanggap sa akin bilang kasambahay dahil buntis ako. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Sige, ganito. Kumain muna tayo. Orderin mo na kung anong gusto mong kainin dyan. Katapos, didiretso na tayo sa bahay. Ayos lang ba yun? Sige, walang problema sa akin. Pasensya ka na kung medyo magulo, ha? Di ba kasi yung nakakapaglinis? Ayos lang. Ako nang bahala dyan mamaya. Di ba kailangan mong pumasada? Sige na, ayos na ako dito. Magtrabaho ka muna. Hindi ako haalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyari sa inyo ni Wendy. Huwag na siguro. Grace, gusto kong malaman kung ano yun. Sige na, sabihin mo na sa akin. Ayun, nahuli ko siyang may ibang babae. Akala ko natatrabaho siya ng mabuti tapos yun pala, may pinagkakaabalahan pala siyang iba. At ang masakit pa doon, ang pakilala niya, wala raw siyang girlfriend o kahit na anak. Single raw siya. Ginawa niya yun? Paano mo nahuli? Nakita ko sila mismo nung dinalaw ko siya sa lugar nila. Ang ginawa ko, hindi na ako nagmakaawa sa kanya. Pagkarinig ko ng paliwanag, kinuha ko agad lahat ng gamit ko at umalis. Sabi ko bahala na kung saan ako pupunta. Basta makalayo lang ako sa kanya. Yan ang dapat noon mo pang ginawa, eh. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Hindi na yan magbabago. Manluloko na talaga yun. At ang walang kwentang lalaki dahil hinayaan kanyang umalis kahit na alam niyang buntis ka. Paano kung na-aksidente ka? Hindi talaga nag-iisip yun. Hayaan mo na lang siya. Pagod na akong umintindi sa ugali ni Wendell. Alam mo, sa ginawa niya, mas lalo kong naisip yung mga sinabi mo sa akin noon, eh. Tama ka nga, Miguel. Ito yung pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Dapat talaga hindi ko na siya binalikan, eh. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko nahahayaan na maloko ka ulit ng lalaking yun. Kapag sinubukan ka pa niyang kausapin, iharap mo sa akin. Wala akong pakialam kung siya ang ama ng dinadala mo. Mananagot sa akin yun. Salamat, Miguel, ah. Parati mo na lang akong sinasalo kapag binibitawan niya ako. At ngayon, binitawan ka niya ulit. Gagawin ko kung anong sinabi ko sa kanya. Nagagawin ko ang lahat. Huwag ka lang niya makuha ulit sa akin. Sinabi mo yun? Bakit? Anong ibig mong sabihin dun? Na masaalagaan kita kaysa sa ginawa niya. Na hindi kita sasaktan sa kahit anong paraan. Hindi kita papaiyakin at sisiguruhin ko na magiging masaya ka sa akin.
Teka, naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Mahal kita, Grace. Matagal na. Matagal ko na rin hinihintay na magkaroon ako ng pagkakataon na masabi yun sa'yo. Ah, mahal mo ko? Kaya bagadan mo na lang ako inaalagaan? Pagsilbihan, ganun? Oo. Yun naman ang gusto ko talagang gawin sa'yo eh. Pero Miguel, baka naman nagkakamali ka lang. Ba't mo magugustuhan yung isang katulad ko? Tignan mo nga ako, walang direksyon yung buhay. Nabuntis at iniwan ng tatay ng anak ko. Sa tingin mo, ako yung klase ng babaeng pwede mong ipakilala sa pamilya mo? Nakakahiya. Nakakahiya? Kahit kailan hindi yun ang naging tingin ko sa'yo. Kung sa paningin ni Wendell, para kang laruan na pwede niyang laruin kung kailan niya gusto. Pwede sa akin, hindi. Alam mo kung anong tingin ko sa'yo? Ginto na dapat ingatan. Nagagawin ang lahat. Huwag lang maagaw ng iba. Pero may... Tama na. Mahal kita. Kasi mahal kita. Wala nang pero-pero. Alam ko kung anong nararamdaman ko. At gagawin ko kahit na ano. Mapatunayan ko lang yun sa'yo. Popoy at Esmin, hindi na ako nag-aksepa ng panahon para iparamdam kay Grace na ako ang masigit na nagmamahal sa kanya. Na kahit anong mangyari ay hinding-hindi ko siya pababayaan. Tinanggap ko ng buong puso ang anak niya at itinuring kong para ko na ring sariling anak. At lumipas nga ang ilang buwan ay naging kami na rin sa wakas. Popoy at Esmin, dahil doon ay mas lalo akong nagpursige sa paghahanap buhay. Ibinigay ko ang pangangailangan nila sa abot na makakaya ko. At hindi rin naman nagtagal ay nagdesisyon kaming magpakasal na ni Grace. Sa ngayon ay mas lalo pa kaming naging masaya dahil buntis na si Grace sa pangalawa naming anak. Oo, tama ang narinig ninyo. Pangalawang anak. Dahil para sa akin, si Samuel ang unang anak namin kahit hindi talaga ako ang kanyang ama. Popoy at Esmin, dito ko natatapusin ang liham kong ito. Sana ay nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa maraming tagapakinig ninyo. Maraming salamat, more power at blessings pa sa programa ninyo. Kumagalang, Miguel. Hashtag Dear MOR, bantay sa lakad. Parang yung storya natin kasi. Oh, nag-uulan nga, pero parang napahid na yung luha. Napahid na yung lungkot. Ayan, and of course, aba, nagbabalik nga ang leader ng mga nanggugulo ngayon dyan sa, ano, sa Rodriguez Rizal. Ayan, para pagbigyan tayo ng konti, si baby girl Esmin. Grabe. Ayaw, dati ano lang ako Tawag dito, iba na, iba yung sinasakop ko dati eh. Ngayon, lumilevel up na ha. Bahay na sinasakop ninyo. Bahay na sinasakop. Ayan. Pero mapunta na nga tayo dito sa storya ni Miguel, ano, Esmin. Ayan, alam mo, nakakatuwa, ano, na para sa akin, ha, gawin na lang natin medyo mabilis. Meron talagang mga tao na... Ay, hindi pwede kasi yung ano eh, yung kahit magpayo ka na magpayo sa kanila, ayan, na masasaktan ka lang, mahihirapan ka lang kapag ka siya yung pinili mo. Ayan, if you choose to be with him, ayan, yung kasasabi ni Miguel dito kay Grace, sa bagay, meron kasing bias eh. Diba? Uh-huh. Dahil gusto niya si Grace. Pero para sa akin talaga, kahit sa kaibigan mo lang talaga, pure kaibigan, walang mali siya. Sabi mo na sabihin, alam mo, wag na dyan. Kasi ganito nga, kasi ganyan. Alam niyo, kapag ka in love ang tao, hindi niya makikita yung mga flaws. Hindi niya makikita yung mga pangit na dapat niya nakikita tungkol dun sa minamahal niya. Ang alam lang ng tao, kapag nagmamahal siya, ay mahal niya yon. Kaya yun yung pinanggagalingan ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Kaya yun yung dahilan kung bakit siya malungkot ngayon. Miserable ang buhay. Basta ang alam ng taong nagmamahal, mahal niya yung taong yun. Unless yung experience, yung karanasan na magtuturo sa kanya na
hiwalayan mo na itong taong ito. At ganun, para sa akin yung nangyari kay Grace. Noong na-experience niya kay Wendell na wala talagang kwenta itong lalaking to at hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan, lalo na buong pamilya yung pinapangarap ko. Napakababa nga lang naman pala, ano, buong pamilya mo, pero sira-sira naman. So, saan ang buo doon? Kaya ako, may mga tao talagang ganyan, no, na kahit anong payo mo, minsan di nakakailanganin. Hayaan mo siya, 'di ba? Pakawalan mo siya at doon siya magbabalik sa iyo. Na nangyari kay Miguel. Correct. Well, actually, ladies and gentlemen, pero di alam mo, I totally agree with what you said, ano, Popoy. At ako naman, ito ang masasabi ko na lang, ano, sa mga taong katulad ni Miguel, 'di ba? Na ayan nga, ang ginawa lang talaga eh, nakita naman natin eh, that was pure love, that was unconditional love, for you to be able na palayain yung taong mahal mo. Para sa akin, that's one sign or pagpapakita talaga na you have a great love for that person. Mm-hmm. Hindi ka selfish, di ba? But then again, ayun din naman ang maganda, no, Popoy, na nagagawa ng paghihintay ng tamang oras. Yes. Diba? Hindi nga yung basta bantay sa lakay ka lang. Diba? Upak dahil ng upak eh. Upak ng upak. Matotoo yan eh. Diba? Parang sa gera lang yan eh. Diba? Hindi naman basta sugod ka lang ng sugod. Lalo na kung alam mong dihado ka. Diba? Meron tayong mga taktika na tinatawag. May right timing tayong tinatawag. Parang boxing. Correct. Oo, diba? hindi naman parami yan ang suntok. Correct. Mm-hmm. Alam mo kung kailan mo papakawalan yung uppercut. Yung killer punch na tinatawag. Correct. Alam mo kung kailan mo siya uuluhin. bawal yun. Alam mo kung kailan mo siya i-under the belt. Sa boxing, bawal yung may inuulo. Ay, sa akin, wala. Bawal. Pag napikon ako, umuulo ko talaga yan. Ikaw alam ko, meron kong inuulo. Ay, susuntukin ko talaga agad yung ulo niyan. Pag napikon talaga ako, sharing keme. Sige na, bilisan mo na. Pero, ang oras. Pero, alasa lang. Sabi pa nga na ito nga yung kay Miguel din. Sa mga katulad ni Miguel, it only goes to show mga kapamilya, no, na tayo, we can only love. Sabi nga, pwede nating mahalin yung taong mahal natin. Mahalin nyo hanggat kaya nyo mahalin. Ibigay nyo lahat, pero hindi natin pwedeng angkinin. Sabi nga nila, di ba? And sa mga katulad naman, last na lang, sa mga katulad naman ni Ate Grace, ayan, sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, ha, alam nyo, you look for someone who is willing to give you and do everything for you. At humanap kayo ng lalaki na ang tingin sa inyo hindi lang katuwang sa buhay, kundi ang tingin sa inyo blessing. Blessing yung hindi kayo pakakawalan dahil nga isa kayong malaking biyaya para sa kanila. Ganun kayo dapat maghanap ng lalaki. And I thank you. Ayan. Pero madagdagan ko lang na konting-konte, ano, kasi baka magkaroon ng misconception. Baka magkaroon ng misconception dun sa maghanap ka ng lalaki na ibibigay sa'yo. Kaya ibigay sa'yo ang lahat. Mm. Ayan, para sa mga kababaihan, huwag rin naman po maging tamad at magbuhay, prinsesa. Kasi yung iba, they take it literally. Diba na, ay sige, gusto ko, higa na lang ako sa pera. Oo, housewife na lang ako. Ganito na lang. Ganyan, masasweldo, ganun na lang. Huwag nyo naman pong literal na tanggapin na ganun. Okay? Correct. Nakabuka ka lang kay Sarka Electric Pan maghapon. Kilos din po ng konti. Thank you so much, Jasmine, ha? At sana, patrasin mo na ang inyong puwersa. Palabasin nyo na dyan sa mga inukupan yung bahay sa Rodriguez Rizal. Correct. Uy, marami pang pamilyang dapat tumira dyan. Alis na ako. Paalisin mo na yung grupo mo dyan. Alis na ako, balik na ako ng Malibay. Uy, balik na ako, din na daw ako mainit doon. Uy, umano kayo, ha? Mag-ingat kayo kasi pagka nag-init ang ulo ng mga retirado, mga pulis, mga military yata yung nandyan, baka hindi magandang mga senaryo. Baka mag-init ang mga ulo ng mga nagmamay-ari yan. Tigilan nyo na yan, ha? Ayoko ba dyan sa mga anong yan? Dinamay-damay pa ako. Uwi na Malibay. Kasi nga, nadamay kay. At syempre, maraming salamat po. Nakasama nyo nga po DJ P, DJ Popoy. That's my guapopoy. And I'm your baby girl, Jasmine Balong Jr. III. Susunod, playlist mo. With B-Boy Buenas.